After kong ma-refillan o ma-recharge ng refrigerant yung aircon natin, ayan, malamig na siya. Maabot na siya ng 20 degrees Fahrenheit. So, hi guys! Welcome back sa akin channel, Vincent How To. Gusto ko pala i-share sa inyo ang nangyari noon sa aking sasakyan dahil sa aking pag-DIY. Nung nakuha ko itong Honda Pilot ko ay hindi naman brand new. Used car ko siya nakuha sa dealership noong January 2020. May problema palang AC nito kaya sa hindi lumalamig. Nag-research ako noon at tumingin sa YouTube kung ano ang gagawin kapag walang lamig ang aircon. May napunod nga ako na vlog nang sabi ay baka kailangan lang daw ng refrigerant refill. Then nakita ko na may ginawa sila na refill gamit ang canister na galing sa Canadian Tire. Actually kahit sa ang auto shop, pwede ka makabili nito. Dahil nga sa kagustuhan ko na maayos ang sasakyan ko at sobrang init nga sa loob ng sasakyan kapag summer, bumili ako ng canister na yon at nag-DIY ako. Ito pala ay malaking pagkakamali dahil kapag medyo newer model ng sasakyan, hindi siya pwede kasi imbes na maayos ay lalong masisira ang aircon mo. After ko nga malagyan ng refrigerant, ay umingay ang makina at compressor ng sasakyan at hindi naman lumamig. Kaya ang ginawa ko ay nagpunta ako sa kilala kong shop at pinatignan ko sa kanila. Ang sabi nila ay refill nga lang daw ang kailangan at mga nasa $200 lang ang magagastos ko. Nung tinignan nila at nilagyan ng machine nila, bigla din nasira yung machine. Doon nila ako tinanong kung gumamit to ba ako ng refrigerant na galing sa Canadian Tire. Sabi ko oo. Kaya ayun, napagalitan ako. Kasi daw na-contaminate ko yung machine nila at hindi na pwede gamitin. Pwede lang daw maayos kung ipapahigop yung nahalo na refrigerant na galing sa sasakyan ko. To make the long story short, mas lumaki ang gastos ko kasi kailangan din i-vacuum yung nasa system ng sasakyan ko at para malagyan ng bago. Dagdag pa dyan, kailangan din ayusin muna yung machine nila. Bakit ko ba sinishare sa inyo ito? Hindi lahat ng DIY ay positive ang result. Minsan magkakamali tayo kaya sa halip na makatipid ay lalo tayong mapapagastos. Normal na magkamali, ang hindi maganda, nagkamali ka na nga, di ka pa nagbigay ng warning sa iba. Kaya sa pag-DIY ay hindi kayo sigurado, mas maganda doon na kayo sa eksperto magpagawa. Kaya ingat po tayo sa paggamit ng mga canister refrigerant na ito. Maraming salamat po muli sa panonood at hanggang sa muli. Once again, Vincent How To. Please don't forget to share and subscribe to my channel.